Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating morning devotion. Ito po ang inyong tagapagsalita, Pastor Dick Salceda. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo at atin pong basahin ang verse 14. Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. At manalangin po tayo saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pangunahan at pagpalain niyo po ang maikling aming pag-aaral ng iyong salita ng buhay. Salamat po. Pagpalain niyo po ito, bawat isang makikinig sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon pong oras na ito ay atin pong bigyan ng pansin ang talatang ito, akin pong dinidevotion, binabasa ko po ang Matthew 24 hanggang 25 and chapter na yan dahil sa nakikita nating mga pangyayari. Noon pa man ay marami ng kaguluhan, lalo po yung nangyayari ngayon sa dalawang bansa ng Israel at ng Palestine. Kaya ipanalangin po natin ang kapayapaan sa dalawang panig na ito. So ngayon ho ay gusto ko lamang pong bigyan ng diin itong ating buhay sa panahon ngayon. Tayo mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, mga mangangaral, ay huwag tayong tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Keep on preaching the gospel. No, ang sabi ho dito sa talatang ito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for our witness unto all nations. Hindi lang po mga pastor, no? Lahat ng Kristiyano, no, na maipangaral, na maibahagi, maishare itong ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil kung merong kailangan na makamta ng tao, ang tao ay maligtas. Una po sa lahat, bakit po dapat natin itong ipangaral, ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa talatang ito? Because rapture is near. Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yan po isa sa major doctrine na pinaniniwalaan natin. Meron pong tinatawag na school of yung pong mid-tribulation, post-tribulation, and pre-tribulation. Nandoon po tayo sa pre-tribulation po. Ito po yung malapit ng pagdating ng ating Panginoon. At darating siya sa hindi inaasahan. Hindi mo alam, hindi mo iniisip. At yan po ay itinanong po yan ng mga disciple ng Panginoon dito sa chapter 24. At ang sabi dito sa verse 1, ito kung babasahin ho itong hanggang doon sa 14, nas Tagalog po basahin ko. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Ito po ay prophecy po ito. Yung the coming of the kingdom. So ang sabi sa verse 2, datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga ninyon nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Talaga pong lahat ay babagsak. Kaya ang sabi rito, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng ulibo, ay nagsilapit sa kanya ang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At ang sumagot ang ating Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman. Kasi po talagang darating yan at noon pa nagsimula na ho yan. Yung mga dumarating yung mga bulaan, nagsasabing sila ang Kristo. At sabi nga dito, makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas. Mangyayari ho yan. Bansa laban sa bansa,
Oo, at marami nga, sabi nga ng talatang ito ay ang the love of many shall wax cold, dahil sa sobrang minsan ay hirap, at ang iba ay tatalikod sa Panginoon. So ipangaral ho ito, huwag tayong tumigil, keep on preaching the gospel because the rapture is near. Malapit na ho. Hindi natin aram. Hindi makikita ang kaaram-aram. Bigna na lang yan. Maabot. Walang maraming pinakita dito kung ano mga tanda. Pero walang tanda. Hindi mo nga naiisip. Bigla na lang po siyang darating. Parang yung pinaliwanag dito sa 24 na isang dalawang babae na nasa gilingan. Biglang isa na wala. At tayong isa'y natira ng rapture. Bigla na lang ang mga Kristiyano ho yung dadagitin, yung mga mananampalataya. Panahon ng time ni Noah, ganun din ho nangyari. Hindi nila akalain na bigla na lang darating yung tubig na hindi nila inaasahan. At marami doon ay nangamatay. Pangalawa po, keep on preaching the gospel. Not only the rapture is near, but reaping time is ngayon. Now, reaping time is now. Ngayon na ho ang panahon. Mag-harvest na ho tayo. Maraming, kaya nga sabi ng Bible, ang dami-daming aanihin, kakaunti ang mga manggagawa. So, reaping time is now. Kailan pa? Kailan pa tayo mag-aakay? Kailan pa tayo mag-share ng gospel? Kasi ang kaligtasan ay mahalaga ito. Pangatlo, not only rapture is near, reaping time is now, real salvation is needed. Ang kaligtasan po, kailangan po yan. Now is the day, now is the accepted time, now is the day of salvation. Alam niyo po ba, pinatunayan niya ng ating Panginoong Hesukristo na ang kaligtasan ay ngayon. Natandaan nyo yung male factor, yung isang nandoon sa krus, na tatlo sila at yung isa ay humingi sa Panginoon ng tawad, kinilala niyang siya ay Diyos, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi yung pag matapat ka na, kakasamahin kita sa paraiso. Pag nakita akong okay ka na, ngayon din po, ang kaligtasan po ay ngayon. Kaya yung mga nag-aakay ng kaluluwa, yung mga nagsishare ng gospel, pinangakuan na yan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. This is the record that God had given to us, eternal life, and this life is in His Son. Kaya po, wag titigil. Hanggat may pagkakataon, pag binigyan kayo ng burden sa puso ninyo na bahaginan yung isang tao ng ebanghelyo ng Panginoon, huwag kayong mag-atubili sapagkat ang kaligtasan ay ngayon. Now is the day, now is the time of salvation. Mga kapatid, malapit na, hindi natin alam, pero ang rapture is near. Anytime, could happen any moment, laitaaram. Pero sana madatnan tayo na tayo ay may ginagawa, naglilingkod, nagbibigay ng papuri sa Panginoong Diyos. Okay lang yung lahat gawin natin para makasurvive tayo dito sa mundong ito. Makakain tayo, ma-meet natin, makamit natin kung anong gusto natin. Pero bigyan natin ng halaga ang ating Panginoon. Ang kaligtasan. Tayo ho ay maging parte ng kanyang mission sa mundong ito. Napakarami yung tao, trillion ang tao sa mundong ito, pero iilan lang, kakaunti yung mga taong merong malasakit. Kakaunti yung mga may compassion sa mga kaluluwa. Kaya keep on. Manatili lang tayo doon sa pagsishare ng gospel, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya po salamat sa Diyos sa technology ito. Ang dami-dami ngayon ang nangangaral. Praise God, may nangangaral pa nga. Hanggang ngayon, meron pang nangangaral sa yung mga street preaching, yung nasa mga sasakyan, kung saan-saan. Hindi po kasi gift yan eh. Ang pagsishare ng gospel, hindi ang gift. Sinusunod lang nila yung command. It is a command, hindi gift and soul winning. Pag ginagawa mo yan, sumusunod tayo doon
sa kagustuhan at sa plano ng Panginoon. So maraming salamat.